habang papalapit na ang takdang oras ng pag-oordina. Kinakabahan ako. Pumasok sa aking isipan ang mga alaala ng kahapon. Ang mga alaala na tumatak sa aking pagkatao. Ako si Chris at siya naman si Kiko. Gigising kami ng alas 6. Maliligo, magdarasal, at pagkatapos, kakain. Lahat nakaoras. Basta pag narinig mo na ang bell, tiyak, may gagawin kami. Pagkatapos kumain, diretso na sa mga classrooms. Sa loob ng classroom, para lang kaming mga ordinaryong estudyante. May mga alisto at meron din namang nakakatulog. Kapag nagtitest kami, minsan kapag nahihirapan na talaga ako, natutukso ako mangopya. Pero lagi ko lang naiisip na bumagsak man ako sa test, pasado naman ako sa aking konsensya. Ang mga alaalang yun ay nagsisilbing baon ko sa aking paglalakbay tungo sa aking pangarap. Hindi yun matatapatan ng kahit anong material na bagay sa mundo. Akala ng mga ibang tao, puro dasal lang ang ginagawa namin dito. Kaya iniisip nila, boring ang buhay dito. Pero marami din kaming ginagawa tulad ng paglilinis, paghahalaman, paglilinis ng banyo, at paglalaro ng pool, basketball, volleyball, chess, table tennis, at marami pang iba. Is that a good reason? Don't you know responsibilities as a seminarian?
You don't even speak to me in English. This is the third or fourth time that you came to class. Not today. It was just my first time. No, this is not the first time. Ano ba yan? Kiko, late ka na naman. Ano pa nga bang bago? Ano naman kayang panusot nito? Pare! Pare, salamat ha. Pare, pinapatawag ka pala ni Amo. Yes? Mom? Come here. Good evening po, Mom. Good evening. Where you say? Hindi po. Oh, I have told you. Good po, Father. Well, actually, I received a letter from your dean. Nakasad dito na halos bagsak ka sa mga subjects mo. Is there anything wrong? Wala naman po. Siguro naman, explain ko na sa iyo before yung proposed academic policies dito sa seminary. So, dapat kapag nakadalawa ka ng probing, under-probing, ibig sabihin, you would expel from this institution, from this seminary. Nakaisa ka na ngayon. So, isa pa, ibig sabihin, nalabas ka na sa seminary. Hindi naman talaga ako matalino, pero ang taas ng expectations nila sa akin. Ano bang masama kung manood ng TV, mag-computer, tsaka tumawag? Gusto ko na lumabas. Ayoko na dito. Basta tandaan mo lang na important yung edukasyon. Magpari ka man o hindi, lalabas ka man sa seminary o magpapatuloy ka, napaka-important. Dahil ito yung pinaka-armas mo at sandata mo yan. Ikita ko ngayon sa'yo, palagi ka nililate sa mga activities natin. So lahat na papabayaan mo, yung academics mo, yung pag-aaral mo, pati na rin yung spiritual life and your community life. At sumasama na rin yung apostate life mo doon. So dapat yung buhay mo dito sa seminaryo, balance, integral, ba? Kaya huwag ka lang mag-focus sa isang bagay. Kailangan nakikita mo rin yung magandang ibinibigay ng pag-i-stay mo dito sa lahat ng aspeto ng buhay mo dito. Kaya kung gusto mo magpare, dapat magtsaga ka at predikay mo yung sarili mo dito. Huwag yung magtamad-tamad, and of course, yung prayer life napaka-importante. Because to become a future priest, you really have to grow in intimacy with God. Nahihirapan ako. Labo mo naman eh. Huwag kang magulo. Pare, papayaan mo na lang ako. Pare, hindi ka naman ganyan kanina, pare. Ayoko na. Magulo mo eh. Atin na lang to. Alam mo, pare, ayoko na. Nalilake na ako. Napapagalitan na ako. Tapos bumabagsak pa ako. Ano nang gagawin ko? Sus, pare! Para doon lang lalabas ka na! Kahit mag-stay pa ako dito, babagsak din ako sa finals! Alam mo, pare! Kaya mo naman eh! Kaya mo! Hindi ka lang nagsusumikap! Dadasal naman ako ah! Pare, ang pagsusumikap, hindi puro pagdarasal yan eh! Oo, kailangan nating magdasal kasi kailangan natin yung tulong niya, pero yung kasing mentalidad mo, pare, oo, hindi ako papabayaan ni Lord. Tama ka dun, pare, hindi nga tayo papabayaan ni Lord. Pero ikaw mismo, pare, ikaw mismo, pinapabayaan mo yung sarili mo. Iniasa mo lahat sa kanya at wala kang gagawin. Tsa, ganyan nga mangyayari. Pare, basta tulungan mo siya at tutulungan ka rin niya. Tama ka nga siguro, pare. Parati na lang umasa sa kanya. Hindi ko na tinutulungan yung sarili ko. Salamat, pare. Nabuhayan ako ng loob.
Oo, pare. Nakakalata na ako sa yaka mo, ha. Hey, pare! Dumi ng isip mo! Hindi, pare. Salamat talaga, pare. Minsan, nakakaranas din tayo ng mga kahinaan sa buhay. Buti na lang, nagabayan ko pa si Kiko at natulungan. Paano na lang kaya kung hindi ako lumabas ng kwarto ko noon? Siguro, wala siya sa harap ng altar ngayon at inoordinahan. Ako? Heto, lumabas muna pansamantala. Siguro hindi pa ako handa. Hindi naman kailangan madaliin ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan muna tayong tumigil pansamantala at mag-isip-isip kung tama ba ang mga ginagawa nating desisyon o kung handa na ba tayo sa landas na tinatahak natin. Dumating din ako sa punto na gusto ko nang sumuko. Buti na lang, nagabayan din ako ng mga tagahubog namin dito. Napayuhan muna ako na lumabas pansamantala at mag-isip-isip sa mga bagay na kung saan dapat ako mapaparoon. Sabi nga nila, hindi naman nakukuha sa pabilisan ang pagpunta sa altar, kundi sa tagal ng pananatili dito. Masaya ako dahil sa sandaling panahon na nakasama ko si Kiko. Ako ang naging instrumento ng Diyos para may balik ko si Kiko sa Kanya. Ako ang naging instrumento ng Diyos upang gisingin ang natutulog na bokasyon sa Kanyang puso.